Hello po, welcome po ulit sa aking channel. Sa itong baryan na nakikita po natin ngayon ay 5 peso coin. Sa ayan po nakikita po natin, no, nakaukit. Mabasa po natin ang Republika ng Pilipinas at yung year 1991. So po, yung imahe na nakikita po natin ngayon nakaukit sa coin na yan ay si Emilio Aguinaldo. And then, sa ibaba po ng kanyang imahe, ngayon po may nakaukit na mint mark kung saan po ginawa itong ating 5 peso coin, no, sa Bangko Sentral ng Pilipinas. So, ito pong coin natin ay improved flora and fauna. So, ayan, in reverse po, no, ito po yung makikita nating nakaukit. Merong bulaklak, maraming dahon. So, ang tawag po nito ay nakaukit po yung pangalan ng flower, Pterocarpus indicus flower. So, medyo mahirap siyang basahin. Tapos, may nakaukit na 5 peso. So, itong coin natin, no, mapapansin natin, hindi siya masyadong silver, no, kung titingnan. Para siyang yellowish yung kulay. Parang may pagka-gold. And nakapal siya, para siyang pinagpatong na piso, no, kasi makapal siya, oh. And then yung edge niya, yung gilid niya parang ayun, oh, merong mga guhit-guhit, hindi siya katulad sa ibang coin na plain lang yung gilid niya, no. And then itong coin na to, hindi to masyadong nagamit, no, so nung inilabas itong coin na to nung year 1991, kasi nung mga panahon na yun ay meron pang 5 peso na papel, yung 5 peso banknote. Ayun po yung tawag, no, sa 5 peso na papel. So ayun guys, no, so ang halaga pala nito sa mga collector, no, binibili ng mga collector itong coin na to sa halagang nag-range sa 30 to 50 pesos each. And then kapag brilliant, uncirculated. Pero kapag hindi na po siya kagandahan, katulad nito, hindi na kagandahan yung condition, maraming stain, maraming gasgas. So, binibili lang daw po ito ng mga collector sa halagang 5 to 15 pesos each. Pero nakikita ko, na research ko rin po ito sa Lazada. Ang bintahan po nito sa Lazada ay nagkakahalagang 250 pesos each. Depende pa rin po sa kanyang condition, no, kung brilliant uncirculated siya. So guys, kung meron kayong ganitong coin, pakikip nyo na lang muna. And then, try nyo po i-search kung sino po magiging collector nyo po or buyer ng coin nyo. And then, nasa pag-uusap nyo na po yan kung magkano po yung presyohan nyo po, no? Mapapagkasunduan yung presyo sa mga coin na hawak nyo. And then, so sana nakatulong po yung munting information ko po ngayon sa pagbabahagi ko ng aking one of my rare coin collections. So hanggang dito na lang guys, at mag-ingat po tayo palagi. God bless and thank you for watching.